kung si Adam, Genesis 2:8, God put, linagay si Adam in his wife in Eden. Ang tanong, nasaan yung Eden? Alin yung Eden? Kung ang Eden ay Jerusalem, Israel, tapos siya ilagay eastward, saan yung eastward niyan? So pwede niya yung Babylon. Tapos siya ay pinalayas, dito siya ilagay, di ba? Pinalayas siya eastward, in Eden, lalayo na. Ano na kayang lugar yun? Pero hindi ganun eh. Yung Eden, pwedeng yung world, yung Eden, pwedeng Middle East. Alam natin yan eh. Sige po. Ngayon, kung linagay siya ng Diyos, ito mismo yung lugar na yun. Opo, kung kaya mismo yun. Dito, Gaza, dito siguro. Nasa baba ang Gaza. Talabin yan. Ito ay Golan Heights sa taas. Golan Heights. Dito ay... Kalimutan ko na. So, alam natin, naalala niyo po yung Babylon dati, sa panahon ni Nebuchadnezzar, siya ay fertile crescent talaga. May hanging garden pa doon. Yung hanging garden, yun ay historically talaga. May garden si Nebuchadnezzar, hanging garden. At talagang healthy yung ano doon, mga kapatid. Hindi siya katulad ngayon. Alam natin yung Iraq, alam natin, puro ano to eh. Puro desierto na. Itong pinagmulan, saan nagmula si Abraham? Sa Ur. Tapos, ang sabi nun, tinawag siya from Ur, papuntang Kanaan, same thing. Ito naman, dito yung Egypt. Si Moses. Dito naman si Moses. Papunta, pabalik. Ngayon, malalaman natin na ito ang garden, mga kapatid, ito ang garden. Hindi ito ang Eden. Ang Eden ay malawak. Pero yung garden, yun ay portion ng Eden. At yun ay garden habitation talaga. Tawag dito. Ito ay vegetation. Puruan yan eh. Sagana dyan. Pero nung nagkasala na sila, pinalaya sila ng Diyos is alam niyo yung mga alam niyo yung talata na si Tamos ay yung mga babae tumatangis kay Tamos? Ang talata noon, they face it east. From the temple, they face east. Eastward. Paano? Parang ikaw, ano pa yung isang patunay? Si Daniel. Si Daniel, nung siya ay nag-pray, he face east o west? West. He face west. Laging pa-west. So ngayon, nung pinalaya sila ng Diyos, is, ito na nga yun mga kapatid, may typology ito na pag tayo ay babalik sa Diyos, westward yun. Actually, maraming application yung may kinalaman ko dun sa spirit soul body natin, spirit, soul, body natin, soul searching. Kung naalala ninyo ito mga kapatid, yung topic na yan. Tapos may kinalaman din ito doon sa temple. Yung templo, type, parallel type yun sa ating anak ng Diyos. Kapag tayo ay nagkakaroon ng meditation,
alin yung pinapagana mo? Pumunta ka sa isang lugar o sa kwarto mo, nagpipray ka sa Panginoon, kinakausap ng Espiritu mo ang Diyos. Nagkaroon ka ng soul searching, bumabalik ka kung bisirin from eastward, bumabalik ka westward. Bakit? Hahanapin mo ang Diyos. Pero pag ikaw ay you face eastward, palayo sa Diyos yun. Pero pag you face westward, papasok yun sa Panginoon. Ibig sabihin, babalik sa Panginoon. Ito yung drawing ng temple. Parang ano lang yan. Pag ito yung daanan, ito yung bukasan. Para makapasok ka sa Holy of Holies, saan ka harap? West. So, maganda yung topic na yan. Kapag tayo ay nananalangin sa Panginoon, kapag tayo ay nagkakaroon ng regulation o ano, o pagmumuni-muni, yung kaluluwa at spirito mo ang kumakausap sa kanya. Hindi yung pati mo. So, may papasok ka doon sa kaibuturuhan ng puso mo, sabi ni David, o kaluluwa ko, sambahin mo ang Diyos. Magpuri ka sa kanya. Wala na ba? Brother George, magsishare pa eh. Sige, pumapin niya si Brother George muna.